In legal parlance, Kuya Mark, ano po ba ang masusunod? Ano ang mas matimbang? Ano po ang mas mabigat? Yung utos po na executive through the office of the president, sa klaw ng kanyang pong mga ahensya ng gobyerno, o yung naging desisyon ng taong bayan through elections? Dahil ang kaso po ni Governor Hubahib ay napatawan po siya ng suspension order, sinuspindi, for how many days. Pero siya po ay majority, overwhelming yung kanyang naging panalo sa nagdaang eleksyon. Based sa research natin, MJ, hindi po sinuspend si Governor Hubahib. Si Governor Edwin Hubahib, hindi siya nasuspend. He was only given preventive suspension. Preventive suspension, hindi naman penalty yan. That's part of the process. So kailangan natin malaman ano ba yung authority ng ating ng Office of the President to respect sa mga LGU. Nakalagay po sa ating saligang batas na ang Office of the President o yung presidente natin has supervisory power sa mga local governments. But hindi naman basta-basta na ibigay yung tinatawag na preventive suspension kung may kaso. Kailangan bibigyan pa rin ng opportunity na magpaliwanag yung tinatawag na due process of law. Kasi very clear po sa ating local government code na kailangan bibigyan ng opportunity yung respondent na sagutin ang mga complaint laban sa kanya. Kung may complaint man, bibigyan ng opportunity na magpaliwanag. Tapos, ibig sabihin, dapat may investigation muna bago siya mag-implement ng suspension. Kahit na preventive suspension man yan, kailangan all the issues must be joined. Kailangan alam ano yung issues, ano yung dapat sagutin bago mabigyan ng preventive suspension kung pagbigyan man. So hindi siya dapat basta-basta pag ibigay yung preventive suspension kasi nga kailangan respetuhin natin ang mga taong bayan na naghalal sa governor. Kasi kung anytime pwedeng i-suspend ang isang governor na walang due process, so paano naman yung mga taong bayan na nagtiwala sa isang governor, na nagtiwala sa isang mayor, isang konsehal, isang board member, isang vice governor? So mabaliwala yun yung tinatawag na trust and confidence na binigay ng taong bayan sa isang governor. Hindi kaya yan matatawag, Kuya Mark, na disenfranchisement sa panig po ng daan-daang libong constituents ng probinsya? Matatawag yan na disenfranchisement. That's why kailangan kung exercise man ng presidente ang power to impose preventive suspension, kailangan maghinay-hinay siya na. Hindi siya basta-basta na magbigay ng preventive suspension. Kailangan mabigat ang ebidensya. Kung basahin mo yung local government code, only if the evidence of guilt is strong, magbigay ng preventive suspension para maiwasan ang any control or any influence ng mga witnesses kung mayroon man. Ibig sabihin doon, kailangan klarong-klaro or na-convince talaga ang presidente ng Pilipinas na the evidence of guilt is strong. Kasi kung if evidence of guilt is not strong or it's weak, kailangan hindi siya basta-basta magbigay ng preventive suspension. Kasi kung isuspend nila ang governor, lalo na si Governor Hubahib, kung isuspend nila yan, so paano yung probinsya ng Davao del Norte walang governor? Na pinagkatiwala ang office of the governor ni Governor Edwin Hubahib. Ibigay ba yan sa vice governor? Hindi. Kasi in the very first place, hindi pa naman suspended si Governor Edwin. Kung hindi, ang binigay sa kanya, kung meron man, preventive suspension. Binasa ko yung local government, MJ. Nakalagay doon, ang presidente ng Pilipinas pwedeng magbigay ng preventive suspension only if the evidence of guilt is strong. Kung hindi yan, hindi dapat ibigay ang preventive suspension. And clearly, nakalagay doon, may right ang respondent like Governor Edwin na sagutin, harapin ang mga complainant kung meron man, to cross-examine, kailangan kumuha ng magaling na abogado para depensahan ang kanyang sarili. So that's part of due process and equal protection clause na nakagaranteed po yan sa ating saligang batas. So ibig sabihin po, Attorney Mark, yung pong paghalili pansamantala ng Vice Governor ay null and void po iyon? Hindi matatawag automatic na null and void. But kailangan may
ang gagawin ni Governor Edwin, kailangan mag-file muna siya ng motion for reconsideration sa Office of the President. And of course, with prayer na i-hold muna yung pag-impose ng preventive suspension. Kailangan immediately gagawin niya yan. Otherwise, parang kung tumahimik ka o tumahimik siya, ibig sabihin, tinatanggap niya yung desisyon ng Office of the President. So my humble opinion or my humble suggestion sa kanya, kailangan muna siya mag-file ng motion for reconsideration, then pag wala talaga, at least aakyat siya sa Supreme Court to ask for a petition for certiorari with prayer for TRO. Ang nangyari kasi ni Governor Edwin, parang wrong timing yung preventive suspension. Parang may halong politika. In the very first place, may naka-announce kasi na isang rally dyan sa Davao del Norte ngayong linggo. And because of that rally, baka napabilis yung suspension niya or nabigay yung suspension niya bago ang rally kasi yung rally na yan is really one of the reason for his suspension. That's why we believe, sa tingin ko, sa nabasa natin sa balita and sa lahat po ng mga na nakita ko o nakuha ko mga information, halatang-halata na may politika na involved in this decision. Oo, at saka may pattern, Kuya Mark, eh. Di ba? Kung politically speaking, parang nagiging common na siya na insidente sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Mas maganda si President BBM, pagbalik niya galing Amerika, mas maganda explain niya bakit nangyari itong kay Governor Edwin. Kailangan niya sagutin to in the very first place. Pinagkatiwalaan naman si Governor Edwin sa Davao del Norte. Hindi naman siya appointed na anytime pwedeng palitan at the pleasure of the president. Elected siya ng ilang libong taga Davao, pinagkatiwalaan siya na maging governor ng Davao. Hindi sana dapat basta-basta na ibigay yung preventive suspension kahit na hindi yan penalty, but it will deprive the people in Davao del Norte a good governor like Governor Edwin. Kuya Mark, in the day-to-day operations po ng Kapitolyo, sino ngayon ang mananaig? Yung si Kuya Gob Hubahib o yung bago ngayon na inilagay na pumalit sa kanya si Vice Governor Uy, ngayon acting governor, lalo na sa pagpirma po ng mga dokumento? Paano po yan? Batay po sa batas? Kailangan, in this situation, iba na natin alam kung sino talaga yung governor ngayon, lalo na yung desisyon na binigay ng Office of the President. So ang suggestion natin na dapat mag-file muna si Governor Edwin ng motion for reconsideration with prayer na i-stay or i-hold muna yung preventive suspension. And kung hindi talaga siya pagbigyan, mag-file siya ng TRO. Otherwise, may bago ng governor dyan or temporary or acting governor dyan sa Davao del Norte. So kailangan siyang lumaban, kailangan niya gawin ang lahat po ng legal remedies available para at least man lang magbigyan yung hustisya. Hindi siya lang ang magbigyan ng hustisya, kundi ang buong Davao del Norte.